Tito Soto, inaming wala sa plano ang magpaalam sa tape. Mga ads sa Itbulaga, nag-pull out na rin. I got nightmares. Pala sa planong magpaalam sina dating Senador Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa tape. Itong Mayo 31, dahil nag-iisip pa sila at may meeting pang magaganap sa pagitan nila at ng management na pinamamahalaan ni Ginoong Romy Halosjos Jr. bilang bagong CEO ng kumpanya na producer ng Itbulaga. Pero dahil sinabihang hindi e-ere ng live, ay nagkagulatan na. Base sa panayam ni na Julius Babaw at Tintin Versola Babaw sa 1PH nitong Webes ng gabi, nabanggit nga ni Tito Sen ito. Bintang siguro, akala nila gagamitin namin ang programa na doon kami mag-resign. Nagde-desisyon pa lang kami. Pinabilis nila ng tape management ang desisyon, bungad ng dating senador. Naikwento rin ni Tintin na nirepost daw ni Maine Mendoza ang Facebook page ng TVJ na "This is what happened before the decision," na may behind the scene po na kayo ay nagdarasal. Oo, nagdarasal kami para mabigyan kami ng guidance sa ad ni Tito Sen. Nabanggit pa na wala pang 2 oras nang mamaalam silang nag-resign na sila sa tape ay 3 network na kaagad ang kausap nila. Wala pang 2 oras, 3 istasyon ang kausap namin. Nakangiting sabi ni Tito Sen. Tanong ni Julius, ano-ano ang magiging konsiderasyon nyo, Tito Sen, sa pagpili ng network? Marami kaming pinag-uusapan. Pero malaking bagay siguro yung marunong makisama. Kasi kami ni Tony Tobiera walang kontrata. Itong mga bagong salta, hindi ko alam kung paano makakarating sa ganong usapan. Marunong makisama yon, yung tinatawag na brotherly love at pag ganon madaling kausap. Explikaan ni Tito Sen. Hindi naman sigurado pa kung babalik sa TVJ Group si Ginoong Antonio P. Tobiera pagkatapos nitong mag-resign din sa tape sa bago nilang lilipatan. Well, hindi ko pa siya nakakausap dahil nasa abroad. Pero he is 25% on the present date. We can only speculate if we ask him. Sagot nito. Pero ang Dapper Cats ay makakasama raw ng TVJ 100% dahil nga sabay-sabay silang lahat nagpaalam din sa tape. Yung Dapper Cats kasi gumawa ng statement courtesy letter na pinirmahan nilang lahat na sila ay humihiwalay na rin sa Tape Incorporated sa ati Tito Sen. Inisa-isa ang mga pangalan ni Jose Manalo, Wally Bayola, Paolo Ballesteros, Raisa May Dizon, Ryan Agoncillo, Maine Mendoza at Alan Kay. Si Alan umalis agad, pero nung nalaman niyang nagpipirmahan si na Maine, ginawang sulat, bumalik si Alan pumirma rin. Kwento ni Tito Sen. At dahil bumitaw na ang TVJ sa tape,
eh may tumawag daw na taga-ahensya kay Tito Sen para ipalitang maraming nag-pull out ng ads. Ngayon, pwede na nilang sabihing nalulugi sila kasi kinagabihan may tumawag sa akin na kaibigan ko sa ad agency na marami raw nag-pull out ng mga paparating na ads nila. Dami na raw nag-pull out, kwento ng dating senator. Klinaro rin ang chikang sa Net25 dilipat ang TBJ. Dahil nga may malaking billboard daw ang nakalagay TBJ sa Net25. Para sa kanya-kanyang show yon. Kasi si Joey ay kinuha ng Net25. Gumawa sila ng lock-in show. Naalala mo yung Wow Mali sa TV5 na wala na ngayon. May producer ng Net25 na gumawa ng parang ganon. At concept ni Joey na, oh no, it's Bo or Biro only. Si Vic naman inalok si Napoleon at Tali. Boss Leng and Talia na programa. Tapos since nandun na raw sina Joey at Vic, bakit hindi na rin ako alokin for public affairs program suggestion? Si Wilma Galvante na consultant ng Net25 na dating taga GMA pero retired na. Inoffer na sa akin ang reality check. Kaya kaming tatlo may kanya-kanyang programa. Kaya pag nag-out of the country at out of town ang Net25, iniimbita kaming tatlo. Kasi ang Net25 nagpo-promote ng kanilang international show, parang TFC. Kaya merong billboard na ganon. Paliwanag ni Tito Sen. Dagdag pa, iba yung TBJ na Itbulaga. Inamin ding nag-uusap din sila ng Net25 para sa TBJ show na pwedeng lipatan ng Dabar Gods. Kausap din namin as of yesterday. Umuusok mga telepono namin. Kausap din namin ang Signal 1PH at saka TV5. Saka yung board ng Channel 9. Tinatanong kung i-consider namin sila. Pagtatapat ni Tito Sen. At ang nagpapasaya sa TBJ ay pawang positibo. Lahat dahil suportado sila ng fans na kahit saan sila pumunta ay panonoorin sila.